And just like that, 8 months na si Anastasia. Anastasia Margaret. Hindi ko pa pala sa inyo nakikwento yung meaning ng pangalan niya. Sige, start tayo sa date ng birthday niya, March 24, 2020. Pero kami March babies. Actually, magkakasunod kami. Si daddy niya is Feb 4, tapos ako March 17, tapos si baby March 24. Magkakasunod yung zodiac sign namin. So, 2020. November na, isang buwan na lang. Grabe yung ginawa sa atin ng 2020, no? Totoo nga na ang meaning ng 2020 ay year of transformation. Lahat tayo nabago ng taon na to. Mas natutunan nating ma-appreciate yung mga kailangan nating ma-appreciate. Yung mga bagay na na-take for granted natin before, like yung simpleng malayang nakakalabas lang tayo ng bahay, ganon, yung pakikihalubilo sa mga tao. Kaya sana ngayon mas makita na natin yung ganda ng buhay, no? Mas makita na natin yung value nito. Yung simpleng pagpasyal natin sa labas, yung pwede tayong lumabas anytime natin gusto, kahit saan natin gusto pumunta, na wala tayong kinakatakot, no? Tapos nakakamiss syempre rin na makasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Like kayo, sobrang namimiss ko na kayo. Gusto ko nang mag-get together ulit, pero syempre para sa safety nating lahat, i-schedule na lang natin yan pag okay na ang lahat. Tapos sana ngayon mas matutunan natin na alagaan si Mother Earth. Grabe. Grabe ang 2020. 2020, a year of transformation daw. So, sakto new beginnings, new decade. So, bakit Anastasia? Anastasia, it is of Greek origin, which means resurrection or she will rise again. Isa yan sa mga aral na gusto kong ituro kay baby eh. Kasi ngayon, syempre, 8 months pa lang siya. Hindi pa siya aware sa mga nangyayari sa mundo. Pero as she gets older, syempre, may mga may experience rin siyang mga trials sa buhay. Part kasi ng buhay yan, yung mga trials, yung mga challenges na dumarating sa atin. So, gusto ko, sa pangalan pa lang niya, gusto kong tumatak sa kanya na pag may challenges na dumating sa kanya, na kahit hilahin man tayo pababa ng buhay, know that you will always, always have the strength to stand up again. Anastasia, she who will rise again. Just like mommy! Marami man tayong napagdaanan sa buhay, ilang beses tayong sinubukan hilahin pababa. Sa mga may alam kahit papaano ng storya ng buhay ko, alam nyo na I was judged, I was ridiculed, I was made fun of, I was bullied. As in, sinira talaga yung pagkatao ko. Pero as long as may mabuting intentions ka naman sa buhay, tutulungan ka ni Lord makabalik ulit. Tatagan lang natin yung faith natin and magiging okay ulit ang lahat. Ibabalik niya tayo ulit sa tamang track. And syempre, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Oo, mapanghinaan tayo ng loob, pero magpapahinga lang tayo, tapos kailangan nating matutunang tumayo ulit. Kaya sana, ganun rin kayo. Para lang tayong buto. Yung seed. Tapak-tapakan man tayo, ibaon man tayo sa lupa, iiyak lang natin yan. It's okay to cry. Kasi yung mga luha mo na yun, yun yung parang tubig na kailangan ng isang seed para mag-grow. Kasi pag may trials tayo sa buhay, dun tayo nag-grow eh. Dahil sa mga na-experience natin, then use that experience, that pain, to inspire and encourage others rin. Then, yung seed na yon magkakaroon siya ng dahon, tapos magiging malaking puno na rin siya. Tapos, alam natin na yung mga halaman, naglalabas yan ng oxygen eh. Nagbibigay yan ng oxygen sa atin. Kaya sana ganun na rin tayo. Let's learn to give life and love to everyone around us. So next, alam na natin yung meaning ng Anastasia, ngayon naman Margaret. Bakit Margaret? Kasi na-mention ko na rin sa mga previous vlogs ko na kasi yung tita ko, name niya is Margaret Mary. So, sa kanya ko kinuha yung second name ni Anastasia, yung Margaret. Kasi yung tita ko na yun, yung tumatay yung ate ko sa buhay. Sobrang simula bata pa lang kami, siya na yung nag-guide sa akin. Kasi diba ako yung panganay sa amin magkakapatid. So, syempre, wala akong ate or kuya. So, si tita ko yung tumayong ate ko. Pero, pag sinearch natin sa Google, ang meaning ng Margaret ay pearl. Yan, kasi si Anastasia Margaret ay anak ni Pearlyn Michelle. Ha? Anyway, yun ang meaning ng Anastasia Margaret. Ako, meaning ng pangalan ko, Pauline Michelle. Nung tinanong ko si mama, sabi ko, bakit Pauline Michelle? Sabi niya, wala lang kasi maganda lang pakinggan.
Di ba? Napaka meaningful. Kayo guys, anong meaning ng pangalan nyo? I-comment nyo sa baba. Gusto ko malaman yung kwento ng pangalan nyo. Tapos yun pala guys, last time nasa Handyman kami, nag-vlog kami doon. Panoorin nyo sa Facebook page ng Handyman ang buong vlog. Nag-Christmas shopping kami. Tapos sa mga mag-holiday shopping rin sa Handyman, meron silang tinatawag na GWP. Ano ang GWP? Yun ay gift with a purchase. Pag nag-Christmas shopping kayo doon at umabot kayo ng 3,500, meron kayong libreng umbrella. Monthly daw nagbabago yun, pero ngayon sakto sa mga maulan ng panahon, kailangan natin ng umbrella, no? So, yon, meron silang free umbrella. For more info, tanungin nyo lang ang mga friends natin from Handyman kung ano ang GWP. Anyway, panoorin nyo yung vlog namin. Nagsiset up na sila para sa shoot namin dito sa Handyman and Robinson's Imus. Pakita ko sa inyo yung mall. Wala pang tao. Hindi pa nag-open. Shushing! Naglalakad kami papunta dito. Inisip ko, paano yung mga nag-gym na naka-face mask? Kasi kami kanina, nung nag-stairs lang kami paakyat. Nasa third floor kasi itong Handyman. Ano? Hinihingal ako, so inisip ko paano yung mga nag-gym na naka-face mask. Sobrang, ano yun, parang nakaka-suffocate para sa akin. Wala pang tao dito sa mall. Tapos si baby, nandun muna ulit sa lolo and lola niya. Siyempre, doon na nag-overnight kasi maaga kami dito. Explain lang siguro yung room. Yep. Yung sa part namin, kasi sa direct. Yung shot list, so for this sequence one, yung Handyman store, day one intro, we're gonna do it outside. Okay. Hi guys, it's me, Leo. Hi. The next morning. Na return. Sumama kami ngayon kila dad. Dito kami sa Quezon City. Bahay to. Bahay lang to, parang pulong resort. Yan, sila dad yung gumagawa ng pool. Ito daw, jacuzzi. Ito yung pool. Magkakaroon ng stairs dyan sa likod. So, ito yung landscape. Garden. Gagawing garden. Garden, tapos basketball court. Ang laki. Tapos, ito dad. Ito. Ito, landscape na ito. Hindi kami kanina. Hindi ko lang sure kung alin dyan yung ABS at GMA. Doon pala kami galing kanina kasi may pinick up ako sa ABS kanina. Yun lang, ikot ang gana. Umakit ka lang doon. Nakita mo. Marami dito. Tapos nakakatuwa kasi pinalita ako. Dog treat corner! Parang candy corner pero para sa two babies. So bago natin i-end yung day, magpa-pamper time muna tayo ulit. Ngayon ko na lang ulit patatry magpa-ventosa. Sinasabi yun sa akin nung buddhist ako eh. Yung nagpapa-massage ako nun, sabi kailangan ko daw magpa-ventosa kasi super grabe na daw yung mga lamig ko sa likod. So ngayon, magpapa-ventosa tayo. Siyempre, from Mantra Home Service Massage. Meron pala silang giveaway ngayon para sa anniversary nila. Mamimigay sila weekly ng products from Black Tea Manila. Check nyo na lang yung Instagram nila, Mantra HSM, para sa mechanics. Super dali lang, promise. Susali na kayo guys. Isipin nyo 10 winners weekly. Malay mo, isa ka na din. Go, go, go!